Hello mga kabakal, ayan, nag-design ulit tayo ng ipiprint natin sa t-shirt. Ayan, nilagay natin sa papel. Yung mga beginners pa dyan na gustong matuto mag-printing, ayan. Tapos ngayon, ika-cut na natin para may tatak na natin sa t-shirt. So, subaybayan po natin. Tapusin lang po natin dating itong ikat. Unti-unti, tapos ipiprint na po natin sa black na t-shirt. Subaybayan nyo po para matuto kayo magnegosyo kung ibig nyo magtatak ng t-shirt o pang sarili nyong gamit. Sige po. Napapansin niyo po yung butas po yung gitna niya. Kailangan po lagyan natin siya ng daan para hindi, para maiwan yung nasa gitna. Ganun din po yung D. Kailangan po maiwan siya sa gitna. Yung cutter nyo po, dapat po nakahiga siya. Pero kung film po yung gagamitin nyo, yung blue film, kailangan po nakatayo yung ano nyo, yung blade. Magkaiba po yung ano, pagpapil po, pahiga po yung ating cutter. Kapag ano naman, yung film, yung ginamit natin nung nakaraang video, patayo po kasi kailangan nyo lang pong sugatan ng konti. Ito po kasi medyo madulas kapag kakainin niya yung papel. Yan po, nabubutas na po. Yan. Butas na, konti na lang. Kung gusto nyo mag-order po, message nyo lang po ako. 250 po to ang ano, isang t-shirt. Yeah. Sa sample ko lang muna kasi to, kaya sa papel lang. Pag ano, ililipat ko rin sa blue film. Panoorin niyo na lang din po kung paano ano sa susunod na video. Sa sample ko lang muna. Pero
malaking bagay yung malalaman nyo kasi pwede pa lang mag-print gamit lang yung mga papel. So, yan yung kagandahan ng nanonood ng tutorial na to. Matututo na kayo, kikita pa kayo kung gusto nyong matuto pa. Kung aksidente pong napunit nyo yung papel, lagyan nyo lang po ng tape, pwede na po yun. Lagyan nyo sa likod para magdugtong sila sa likod. Tapos tsaka nyo continue yung ukit. Dito nyo po lalagyan, halimbawa mali yung cut, yung pagka-cut nyo. Dito nyo lalagyan ng tape, balik nyo lang yun. So, pwede nyo na uling i-trace kung ano. Kung nagustuhan nyo po yung aking video at may natutunan po kayo, pakishare na lang po para sa kaalaman din po ng iba. Pakilike na lang din po. Yan. Kita nyo kung kahit manipis po yung ano nyo, pwede nyo tanggalin. Yan. Easy lang nyo tanggalin. Yan mga kabakal, malapit na po matapos. Yan. Butas na po siya. Konti na lang. Katulad nito, pag ginamit nyo sa papel na ano siya, pwede nating dugtungan ng ano yan, ng papel kasi nadideform. So, mamaya lalagyan natin ng papel. So, didikitan ko lang ng glue sa likod. Tapos okay na siya para hindi naglalawlaw. Lumalawlaw kasi pag kinaalis ko eh. So, kukuha lang ako ng ano tapos didikitan ko ng papel. Tuturo ko sa inyo mamaya. Yeah, mga kabakal. Ready na for printing yan. Abangan nyo na lang po. So, para hindi siya ma-deform, ilalagay po natin yan sa folder para... para hindi masira. Yan. Ganyan na po siya. So, ready for printing na po yan. Ipa-platin lang natin. Maraming salamat po. Subscribe na po. Sana na-enjoy kayo sa aking tutorial sa silkscreen. Maraming salamat. Ingat! Ito na po pala yung ginawa natin yung ano. So nakita nyo dito may defect, hindi kumapit yung rugby. So pwede nyo ulitin, uliyan, batakin. So makikita nyo naman malambot siya. Hindi katulad dito sa mga to. So kaya ako nilagyan ng gantaker, alam kong matigas na siya. Kasi babasain natin to kasi yung rugby hindi siya water resistance. Kapag nakaano siya ng tubig, natatanggal din siya.
Pero once na dinikit na yan natin dito, hindi na yan magko-collapse. So, yan, ready for ano na yan. Lalagay na yung ating ganyan. Yan. Yung kinat natin nung una sa mga video. Tatatak, ipapahid na natin maya-maya. Maraming salamat. Kung naibigan nyo, paki-like and share na lang po. Subscribe na po kung hindi pa kayo nakasubscribe. Maraming salamat. Ingat!